Alam kong mabubuhayan ka na naman, magkakaroon ka na naman ng pag-asa. Alam ko yung iba talaga sa inyo is nawawala ng pag-asa paano mawala yung mga acne scars. Subcision. Tutusukin ng mabuti yung skin mo, tapos igaling na ganyan nila. Meron silang mga puputulin dito. Punch excision. Tinatahina nila yung scar. And ang PCA naman ay trichloroacetic acid. Yun yung acid na ginagamit nila para sa mga acne scars. Katulad nito, ayan. Yan ay nilagyan ng PCA. Mas more invasive yung ablative laser kesa sa non-ablative laser. Kung meron kayong mga kakilala na meron mga acne scars or yung mga enlarged pores or yung mga butas na maliliit sa mukha, pwede nyo i-share itong video na to sa kanila. Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, ba't ako natatawa? So for today's video, i-share ko sa inyo yung mga treatment for acne scars. Mabilisan lang to, wala nang patumpik-tumpik pa. Sasabihin ko na agad sa inyo yung mga treatment for acne scars dahil ako rin, kahit ako rin, excited na ako dito sa mga to. Yung mga ibang treatment na sasabihin ko is na na-try ko na siya. Katulad nito, itong TCA Cross and Fractional Laser or RF Laser, na-try ko na siya. Pero meron ding mga iba na hindi ko pa nasusubukan dahil talagang nakakatakot. And super excited na talaga ako na sabihin sa inyo to kasi alam kong mabubuhayan ka na naman, magkakaroon ka na naman ng pag-asa. Alam ko yung iba talaga sa inyo is nawawala ng pag-asa paano mawala yung mga acne scars. Pero kung bago ka pa lang sa akin channel, I am Oscar M. Verano Jr. Kung ngayon mo na ako napanood or nakita, nagdaan ako sa sitwasyon or sa kondisyon na sobrang dami kong pimples. Ang naiwan na lang talaga ay yung mga bakas ng nakaraan, which is mga butas or yung mga acne scars. Marami na akong na-share ng mga products or mga treatment para mawala yung acne. Ngayon naman, gusto ko namang mag-share sa inyo ng mga treatment para mawala or matanggal or ma-improve or pumunta na sa kabilang planeta yung ating mga acne scars. Kaya nandito rin ako sa YouTube dahil ang purpose ko is gusto kong makatulog sa mga katulad ko na merong mga skin problems, na merong mga imperfections. Gusto ko lang sabihin sa inyo na yes, meron pang pag-asa. For sure, mas malala yung pinagdadaanan ko dati kesa sa pinagdadaanan nyo ngayon. Pero nalagpasan ko na yun. Gusto ko lang sabihin sa inyo na huwag kang mawala ng pag-asa. Meron at meron yung solusyon. Gagawa natin yung solusyon. Basta mag-subscribe ka lang dito sa aking channel. Panoorin mo lang lahat ng videos ko para malay mo makatulong sa'yo. First treatment is subcision. Medyo kakaiba itong treatment na to dahil itong treatment na to is minor surgical procedure. Yes, surgical siya guys, dahil itong treatment na to, merong silang ipapasok na matulis na bagay. Tutusukin ng mabuti yung skin mo, tapos igaling na ganyan nila. Meron silang mga puputulin dito na strands na habang pinuputol yan, naririnig mong pumuputok-putok. Yung mga naririnig mong pumuputok-putok, yun yung mga fibrotic strands na humihila sa ating scars, kaya hindi siya umaangat. Ito yung ating scars, nakalubog yan. Ito yung fibrotic strands. Ngayon, puputulin ito. Pag pinutol yan, yung skin natin na nakaganon, magiging gaganyan yan. Ibig sabihin, wala nang tumihila dito sa ating scars. Kaya kailangan tayong putulin. Yung last na visit ko, 7 days ago, sa aking dermatologist, ang nirecommend niya sa akin is magpa-subcision na ako sa aking next session. So, excited na ako magpa-subcision. Excited na akong magpatusok. I mean, excited na akong masaktan. Diba, excited na akong masaktan kasi ang tagal-tagal ko nang hindi nasasaktan. Ang tagal-tagal ko nang walang jawa. So, yung mga treatment na babanggitin ko is i-identify natin siya kung very good, kung good siya, or okay siya sa type of acne scars. Ang subcision ay very good siya sa mga rolling scars and good lang siya for ice pick scars, shallow box scars, and good lang din siya sa deep box scars. The second treatment is punch excision. Katulad ng subcision, punch excision is a minor surgical procedure. Kasi meron silang ginagamit na tool which is parang may kinukuhang tissue sa scar mo or doon sa butas. And then after nun, tinatahina nila yung scar. Ang punch excision is very good for ice pick scars and for deep box scars. And good lang siya sa shallow box scars and okay lang din siya sa rolling scars. The third one is TCA Cross. Ang meaning ng cross ay chemical reconstruction of skin scar.
Tama ba? And ang PCA naman ay trichloroacetic acid. Yun yung acid na ginagamit nila para sa mga acne scars. Katulad nito, ayan. Yung mga dots na yan, yan ay nilagyan ng PCA. Merong PCA, sinasaw-saw nila yung toothpick. Chuk! Ganon, ilalagay nila sa lahat ng butas or ng mga ice pick scars na meron ka. Mostly, ang PCA ay nasa 70% to 100%. At ang nilagay sa akin na, dito sa second session ko ng PCA is 100%. Yung first session ko ng PCA is I think nasa 90% or 95%. Pero ngayon, itong second session ko ng PCA, mas matapang siya, mas bonggang-bongga. Dahil 100% yung mga nilagay sa aking scars. Ang PCA is very good sa mga merong ice pick scars and shallow box scar scars. And okay lang din siya sa mga rolling scars and deep box scar scars. Guys, magkaiba pala yung deep box scar scars at shallow box scar scars. Ang shallow, andito yung shallow, yung deep dito. Basta pareho silang malalim, mas malalim lang yung deep kaysa sa shallow. Basta yun. So the next one is the PRP. Ibig sabihin, platelet rich plasma. Ito yung treatment na ipapagawa ko sana nung first session ko, which is hindi natuloy kasi nakalimutan ni doktor at gahul na naman sa oras, baka gabihin na ako that time. Kasi itong treatment na to is kailangan pang kuhaan ka ng dugo. And yung dugo na makukuha sa'yo, paghihiwalayin yung white blood cells, yung red blood cells, and yung plasma. And then kapag napaghiwalay na kayo ng jowa mo, I mean yung rich plasma sa white blood cells and red blood cells, kapag napaghiwalay na yung mga yun, i-inject siya sa mga areas na meron kang scars. Kaya ginagawa nila ito kasi they believe that platelet is good for body's natural healing process. Ang PRP or platelet rich plasma ay good lang siya for rolling scars, for shallow box scar scars, deep box scar scars, and okay lang din siya for ice pick scars. The next treatment is laser. Merong dalawang kinds or types ng laser. Merong non-ablative tsaka meron ding ablative laser. Ano nga bang pinagkaiba ng ablative tsaka non-ablative? Mas more invasive yung ablative laser kaysa sa non-ablative laser. Kasi sa ablative laser is nire-remove niya yung top layer ng ating skin. Yung non-ablative laser naman is hindi niya na-harm yung surface ng skin. So nagpa-treatment din ako guys ng laser. Mga grid lines, ayan yung mga bakas ng laser. Yung treatment na pinagawa ko is combination. Pwedeng combination yung mga treatment na pwede nyo ipagawa. Pwedeng magsabay-sabay yung PCA cross, yung laser, and then yung PRP para mas makita talaga yung effect, yung improvement ng acne scars mo. Kaya mas better kung combination talaga. Itong fractional or non-ablative laser is very good siya for rolling scars and shallow box scar scars. And good lang siya sa merong mga ice pick scars and deep box scar scars. While ito namang ablative laser naman is very good siya sa rolling scars, shallow box scar scars, deep box scar scars, and good lang siya sa ice pick scars. So mas better pala ang ablative laser kesa sa non-ablative laser. Meron din palang tinatawag na fractional radio frequency. Katulad din siya ng fractional or ng non-ablative laser, pero ang fractional radio frequency mas less yung downtime niya, mas mabilis mag-heal yung skin mo, mas painless siya kesa sa non-ablative laser or sa fractional. Speaking of downtime, yung laser pala and yung subcision na pinagawa ko, meron siyang downtime na 7 days. Sabi nila 7 days, pero 6 days na. 6 days na ngayon, andito pa rin yung mga bakas. So 7 days to 12 days siguro bago mawala yung marks or yung mga bakas ng laser at ng PCA cross. Yun yung downtime niya. Ang fractional radio frequency is very good siya sa rolling scars and sa shallow box scar scars, and good lang siya sa merong mga ice pick scars at deep box scar scars. So the next one is needling. A good example of this is dermapen and dermaroller. Yung iba sa inyo nakita na nagumamit ako ng dermapen and dermaroller. Yung treatment na to is ginagamitan siya ng needles. Yung tool na ginagamit dito is meron siyang mga needles or meron siyang mga tusok. Niroroll mo lang siya sa skin mo hanggang sa magsugat yung skin mo. Yung iba is dumudugo talaga yung mukha. Katulad nung nangyari sa akin, talagang dumugo yung mukha ko. Ang nangyayari dito is sinusugatan natin skin natin
kasi pag maraming sugat yung skin natin is like degenerate siya ng mga bagong collagen. Which is yung collagen na yun, yun yung nagre-repair ng ating mga acne scars. So microneedling is very good for rolling scars and shallow box scars and good lang siya sa deep box scars and okay lang siya sa mayroong mga ice peak scars. So the next one is microdermabrasion. So this is a non-invasive procedure which is meron silang mga nilalagay na crystals sa yung skin. A good example of this is yung diamond peel. Merong vacuum or suction na merong diamond dito sa kanyang sa kanyang tip, and then yun yung ginagamit nila sa skin, and yun yung nag-exfoliate, which is very good kasi tinatanggal niya yung mga dead skin cells. And then the next one is dermabrasion, which is itong technique na to is nire-remove niya yung top layer ng ating skin. Ang pinagkaiba niya sa microdermabrasion is mas intense lang itong dermabrasion. So microdermabrasion is good for shallow box scars and good din siya for ice peak scars and okay lang din siya for rolling scars and deep box scars. While dermabrasion is good siya sa ice peak scars, good din siya sa shallow box scars, and good din siya sa deep box scars, and okay lang din siya sa rolling scars. So the next one is yung peels. A good example of this is yung chemical peel. So ito naman is rinirejuvenate niya yung ating skin, and mas effective to sa pag-exfoliate kesa sa mga physical na exfoliator katulad ng mga topical na scrub. So yung peels is good lang siya for ice peak scars and shallow box scars, and okay lang din siya for rolling scars and deep box scars. Last but not the least is yung filters. Itong filters ay ini-inject sa ating scars, which is tinitreat niya yung mga depressed acne scars natin. Oo, pati yung mga acne scars natin, depressed na rin. Pero ang pangit lang dito sa treatment na to is temporary lang yung kanyang effect, which is siguro pang ilang years lang, pang 1 year lang siguro, tapos babalik pa rin siya sa dati. Hindi siya forever kasi wala naman talagang forever. Pero kung gusto mo naman kuminis agad-agad, pwede kang magpa-inject ng fillers if you want. So yun lang guys, I hope marami kayong natutunan sa akin about sa mga acne scars. Kung meron kayong mga kakilala na mayroong mga acne scars or yung mga enlarged pores or yung mga butas na maliliit sa mukha, pwede nyo i-share itong video na to sa kanila. Kung meron ka pang mga katanungan, kung meron ka pang suggestions or meron kang additional na information na treatment for acne scars, and kung na-try mo na rin yung mga treatment na sinabi ko kanina, i-comment mo na lang din siya sa baba para naman makita ng mga nagko-comment kung ano nga ba yung naging experience mo sa mga treatment na to, kung effective nga ba talaga siya or hindi. Pwede mo rin akong i-follow sa aking mga social media accounts sa Facebook, sa Instagram, and sa Twitter dahil nagre-reply rin ako sa lahat ng mga nagme-message sa akin, lalong-lalo na sa Instagram dahil mas active ako lately sa Instagram, mas nagre-reply ako sa lahat ng mga nagme-message doon. And then sa Instagram lang din ako nag-update ng mga nangyayari sa skin ko, yung mga magagandang products na effective sa akin, nilalagay ko lang siya lahat sa Instagram, hindi ako masyado active ngayon sa Facebook. So follow nyo guys ako sa Instagram, Oscar Berano Jr. So hanggang dito na lang. Kung gusto mo makakita ng mga ganitong klaseng videos, kung gusto mo makita yung mga products na nire-review ko, at kung gusto mo makita yung mga treatment na pinapagawa ko sa mukha ko, like this video, share this to your friends, and don't forget to subscribe. And after you subscribe, click the notification bell below para mas maging updated ka sa mga next na videos ko. So guys, thank you for watching, and see you again on my next video. Bye!